Hello, Timmy. Good morning. So, punta tayo sa tomato garden, guys. Nagtatanong ang hubby ko kahapon ng mga tomato. So, napaka blue sky naman. So, 45 plants of tomato. Hanapin natin kung saan siya nagtatanim. I think here down the bottom here of the hazelnut tree. Ayun, ang doon. Kasi napaka-init. At saka yung sky, oh, walang ulap talaga. There's none single clouds. So, ayun guys, nang doon. Puntahan natin. Ngayon guys, kukuha ako ng mga fern. So, yung mga fern na doon sa mga kamatis namin. Kasi, para ma-shelter sila sa init. Kasi kakatanim lang kahapon. Ayun. Para hindi sila mag-wilt. Ayun. Ito ang mga pumpkin ko na tinatanim, guys. Ako, need talaga ng watering. Mga pumpkin dito. Oh, dalawang pumpkin tag-iisa. Uy, nandoon na, oh. Nag-wilt na talaga. So, kukuha ako ng mga fern. Dito tayo kukuha. Before mag-May day. It's nearly 9:30. Ang init na kasi. So, dito tayo kukuha ng mga fern. Maraming fern dito. Napaka-init, guys. Nag-heatwave kami dito. Meron akong sack ato. I'm just going to cut this blackberry. Wala masyadong mga fern dito. Punta tayo dito. Tayo punta. Ito yung mga dito, guys. Oh, mga fern. Come here, Timmy. You want to come? Come here. So, doon tayo kukuha ng mga fern. And dyan si Timmy. He's ahead. Okay, just looking again. Oh, wala masyadong fern. Oh my god, kunti lang. Oh, last year, ang dami dito mga fern. So, ito ang kukulitahin ko. Hindi naman malayo ito, guys, sa aming pinataniman ng mga tomato. So, nasa below sa tractor barn lang ito, guys. So, I have to go around because mayroon naman mga fence dyan. So, I have to go through the gate. So, hindi masyado marami ang mga ferns this year kasi wala talagang ulan since winter ata yan. So, since June, July, August, September, October. So, dumating lang yung kunting ulan noong month of November. Pero ngayon, mga ilang linggo na wala na talagang ulan. At saka nag-heatwave pa kami, umabot kami dito sa aming lugar na mga 32 degrees. So, sobrang init na yan. So, hindi masyado siyang mainit dito sa amin. It's not very high temperature kumpara sa ibang lugar. Sa ibang lugar, sa ibang state, abot ng 36 degrees or minsan mayroon pang 40 degrees ang temperature. So, sobrang talagang init. Pero dito, guys, pag heatwave kami, means
inaabot lang talaga ng 32 degrees. Pero years ago na during the drought season, mga 2014 ata yun, nag-heatwave din kami na inaabot na 36 degrees. So, biro mo, hindi kami makalabas talaga, guys. So, palagi kami nasa loob ng bahay. So, we have to shut the door because napakainit talaga sa labas at ayaw ko na pumasok yung steam sa heat, from the heat talaga sa loob ng bahay. So, just keep the door shut talaga. So, ito ang ginagawa namin, diskarte lang sa buhay, no? Kasi masyadong mainit at saka bago talagang tanim yung mga kamatis namin. So, dapat mayroon silang mga ma-shelter from the heat, from the sun. So, ito ang ginagawa ko, guys, na napag-isipan ko years ago. Pero kami, palagi kami magtatanim ng mga kamatis every year. So, ang ginagawa ko, because we have so many ferns, so I have to cut ferns so to put the next to the plant of the tomato seedlings para hindi sila mag-wilt at saka yung iba mamamatay talaga kasi hindi nila bagong tanim, hindi nila makaya yung sobra talagang init kasi ang sky talaga napaka-clear, wala talagang single clouds. Nakita nyo naman early this video na pinapakita ko ninyo na very blue sky talaga, non-single cloud, so mainit talaga. So hopefully, guys, I have to keep an eye the weather also, na sana mag ulan kami, siguro mayroong ulan darating ngayong Friday. So today is Tuesday, so may ulan talaga darating. So hope we get some shower, good rain, and good for the garden and the pasture. So ito ang ginagawa ko, nilagyan ko ito ng mga fern kasi yung fern, guys, it's a very very tough leaves talaga, makapal ang hindi sila maano sa init, so hindi mag-wilt. It's not very soft leaf ang fern, so yun talaga, diskarte lang sa buhay. Lahat naman natin ang mga may paraan talaga, so gawin natin na paghanapin natin ng mga idea, mga solusyon kung paano tayo ma-survive dito sa farm dito sa Australia. So ito ang mga Pinay talaga, believe ako, guys, madiskarte tayo, di ba? So ayun, guys, 45 plants seedlings na tinatanim ng husband ko kahapon, pero mayroon pa marami pang iba. Marami pa doon sa loob ng apple orchards namin, doon niya tinatanim yung mga seeds, mga tomato seeds. So, meron pa doon mga siguro mga 50 plants or more than 50 plants doon. So, ayun, guys, tapos na ako nagtatanim. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching and keep an eye and see you to my next vlog. Thank you for your support. Bye!